So, ngayon po mga kababayan, bago tayo rumekta pala, ito, nakakalimutan ko lagi ito eh. So, hindi ko pa alam kung paano i-explain to. Actually, ang tagal na nito sa dito, nakapose sa ano ko. Ayan po, may send wave din po tayo mga kababayan. Hindi ko pa lang po alam i-explain, pero sa susunod po aalamin ko. Basta tignan nyo lang po. Ito, yan po yung promo code natin na Mark Ramos. And nandito din po yung instruction natin. Okay? So, rekta na. Start na. Masyado nang mahaba yung pasakalye natin. Unang-una, sa radyong sira. Okay? So, yung anak nga daw po ni Secretary of Justice Boying Remulla ay una, hindi na umattend dun sa preliminary investigation, mga kababayan. Eh, no? So, yun naman po is walang problema dun, mga kababayan. Okay lang po yun. Meron pong mga panahon na pwede yung attorney o yung lawyer lang po ang pumunta doon sa preliminary investigation. Sila naman po ay haharap lang doon sa mga piskalya, kukunin o sasagutin yung mga reklamo ng kabilang panig, ano, mga kababayan. At pagkatapos po, yun, ipapasa lang nila yung affidavit nila. So ngayon po, kumbaga, hindi na nga din umatid physical itong si anak ni Boying Remulla. At the same time, mga kababayan, ang Pasay Prosecutor's Office, tinapos na ang preliminary probe sa drug importation case versus Juanito Remulla. Ito nga po yung anak ni Secretary of Justice Boying Remulla. Ano na po ba ang mangyayari? Ano na po ba ang kasunod niyan? So, ang kasunod niyan, mga kababayan, siyempre, iyakyat yan. Babasahin na po yung sagutan nila. Ano po? Yung sagutan nung kani-kanilang mga petition. Oh, ano petition? Babasahin na po ngayon yon. Ngayon, dun malalaman po, mga kababayan, kung ibabasura po ba yung kaso laban dito sa anak ni Secretary of Justice Boying Remulla. At, or, kung ibabasura ba, o sa madaling salita, kung kakasuhan ba, or ibabasura yung reklamo dito sa anak ni SOJ Boying Remulla, mga kababayan. Alam niyo po, hindi ko masyadong nasundan itong ano na to eh. Etong balita na to, mga kababayan. Pero, syempre, meron naman tayong mga teammates dyan, just sa Team MR, ano? May mga teammates tayo na nagpapaliwanag. Yan pala. Base doon sa kanilang sinabi, yung palang kush. Oh, yung nakakaantok na dahon at nakakapagpangiti na dahon, mga kababayan. Kumbaga, diniliber pala dito sa anak ni Secretary of Justice Boying Remulla. Sabi ko, diniliber. Ang akala ko po kasi is pinick up sa airport, yung ganun. So, diniliber po pala, mga kababayan. Sabi ko, kung diniliber, kung sakali na ako ay nakatira sa Estados Unidos, lalong-lalo na sa California, mga kababayan, dyan po eh, kahit saan ka magpunta dyan, no? Kahit saan ka magpunta dyan, nag-aamoy damong nakakaantok. Kahit saan po dyan, bakit? Kasi po, legal po dyan, mga kababayan. Legal po dyan yung damong nakakaantok. Ano po, sabi ko, so kung sakali pala, kunyari ako nakatira doon at nagpadala ako dahil legal sa amin, ano? So kung sakali, pwede kong padalan kahit sino. Tapos, ang mangyayari, syempre, bawal sa Pilipinas. So, mayayari o malalagot yung kung sino man yung padadalang ko. So sabi ko, nako, mukhang ano to ah. Mukhang posible din pala. Ano, posible. Ito, base lang po sa pag-aanalisa natin ah. Pwede nyo naman po akong i-correct dyan sa comment section kung sakali na sa tingin nyo mali, tumatanggap naman po tayo ng pagkakamali. Base lang po dun sa naikwento sa atin, sabi ko, so ibig sabihin, pwede din palang magpadala, pwedeng magpadala at tapos syempre, mayayari yung tao na yan. No? So, naisip-isip ko, ano yun, pwede din palang tanim deliver kung sakali, mga kababayan, ano? Ganun po yung naisip ko. Pero syempre, hihintayin pa din po natin ang hatol dyan, mga kababayan. Hindi po yung, kumbaga, sasabihin natin, dapat yan ito, ganyan, ganyan. Hihintayin po natin ang hatol. So,
Sa madaling salita po, yung Pasay prosecutor nga po, tinapos na po yung preliminary investigation. So mga ilang linggo lang po, malalaman na natin kung continuous po ba yung kaso or ibabasura yung kaso, mga kababayan. Ganun lang po yun. Okay? So pagkatapos po ng sagutan nila, pagkatapos po ng mga pasapasahan nila ng affidavit, no? Like a lawyer, saka po natin malalaman kung itutuloy or ibabasura yung kaso. So kayo po, mga manonood, comment down nyo po dyan kung ano ang sa tingin nyo. No? Eh dito parang medyo manghuhula muna tayo. Hindi natin alam talaga kung ano talaga yung mismo na magiging resulta, kung ano ang magiging hatol, mga kababayan. Ano? Kaya medyo magtanungan muna tayo sa isa't isa. Ano po ba ang sa tingin nyo na magiging hatol dito sa anak ni Secretary of Justice Boyeng Remulla? Itutuloy ba yung kaso o ibabasura? Ayan, sa akin kasi medyo parang ano eh, kumbaga kung ipinadala, tapos bigla na lang siyang nagulat, oh ano itong may pinadala sa akin? So, maaari at posible na pumapasok doon na parang tanim delivery kung sakali lang. Ganun po. Pero, sabi ko nga po sa inyo, hihintayin natin ang Korte Suprema kung ano po ang magiging hatol nila dyan. Okay? So, next po, mga kababayan. So, sabi po ni Nora Elong, nasa korte na nga eh, bahala na mga judges dyan na magtimbang sa mga ebidensya. Yes, tama po, ma'am.